Hey guys, John F. Dong here, and ngayon pag-uusapan natin kung ano yung bago sa Drunk Robots. So again, if hindi kayo familiar, it's a dopest play-to-earn game under Binance Smart Chain, and available na po ang kanilang token, yung Metal. And of course, marami na rin pong game modes kung saan pwede kayo mag-earn dito sa Drunk Robots. But then again, this is not a financial advice. Do your own research palagi bago pumasok sa kahit na anong project. Yan ay general advice mula sa akin, okay? Anyways guys, no, punta tayo doon sa pinaka-latest update dito sa Drunk Robots. And this is the robot's equipment change. Okay, so basahin na natin guys itong article mula sa Drunk Robots. Greetings to all drunkers, despite the fact that today is April 26, by the way, yung na-release itong kanilang article, no? Nagkaroon po ng release sa equipment change update. So ito, equipments can be bought on the marketplace. They are sold in 2 containers. So common to rare contains 1 common or rare item. And then yung rare to epic naman is containing 1 rare or epic item. So alin man doon ang gusto ninyong bilhin, makakuha pa rin kayo ng equipment. So rarity lang ang nagbago. So ito yung page for opening containers, and since wala tayo niyan, I think wala tayo makukuha dito. Tignan lang natin guys just for a quick sneak peek. Ayan. So open containers itong page na to. Connect natin yung wallet natin, and dahil wala tayong binili, wala akong equipment na may o-open dito sa page na ito. So unfortunately, di natin mabuksan yan. Anyways, let's get back. So ito yung mga detalye. Basahin natin. Here are the details and important points. 1. Equipment or traits that comes with the NFT robot is unique and cannot be transferred or sold, at least in this version. Okay, so ibig sabihin nun, sa version na ito, hindi siya pwede ma-transfer or ma-ibenta. But for this version lang. Okay, so tingnan natin sa mga susunod na version, sa mga updates, baka pwede na. Selling on the secondary market can mislead users. Okay, so take note of that guys, na kung gusto ninyo magbenta sa secondary market. But then again, eto nga, hindi po siya pwedeng ma-transfer or ma-ibenta for this version. So yung mga makikita nyo ngayong mga nagbebenta, possible fake yan. So iwasan natin yan. Number 2. When putting on new equipment, it replaces the existing one, and this reflects on the parameters of the robot. So take note dun guys, no? Kung i-replace nyo yan, mapapalitan kung ano yung nakalagay dyan currently. Now, kung wala pa siyang naka-equip, and right now, di man natin alam kung paano yung equipping ano na to, methodology. So wala pa tayo ngayon ano, idea for number 2. But punta tayo sa number 3. One item can only be on one robot at the same time. Ah, okay. So, yung one item na yan, guys, hindi pwedeng magpatong. Okay, bawal siyang patong. Kaya, may dahilan bakit it replaces the existing one. It makes sense naman. Number 4, you can sell and transfer your equipment anytime, but if you are using it in PvP, it will automatically be removed from the robot. Oh, okay. That makes sense. Number 5, all items are related to a specific robot and a specific slot. There are 6 slots in total. Okay, so meron tayong 6 na slots para pag-equipan nitong mga equipment natin. So number 1 is head, number 2 chest, number 3 legs, 4 feet, number 5 weapon slot 1, and number 6 yung weapon slot 2. All other items are accessories and they are purely for cosmetic. This is necessary for the correct balance within the game. Okay, so maganda nga yun kasi ang daya naman nun kung halimbawa naging ano siya pay to win. So marami syempre yung mga ano dyan, mayayaman na pwedeng bumili lang ng pampalakas tapos mananalo na palagi, di ba? So for cosmetic lang siya. Number 6, the sale of equipment on the secondary market also available now through the collection page. Items will be presented in the form of a selection against the background of the robot for which this item is suitable. Okay, so sa secondary market pwede na pala, so yun pala siguro. Ang nilagay nila dito, baka lang kasi ma-mislead kayo, okay, itong number 1. Pero hindi pa kasi siya pwedeng i-transfer. Ayan. Okay, so pwede naman tayong mag-sale ng equipment sa secondary market. Okay, at least malinaw. Ayan yung itsura guys, no? So kapag halimbawa, baril yung i-equip ninyo, baril lang yung mapapalitan. And it will replace kung ano yung baril na nandyan. Okay, tingin ko yan yung nasa weapon slot 1. Okay, and ito naman is yung para sa chest. Ayan, may damit na siya. So kung may existing siyang suot, mahuhubad yon at papapalitan ito. Mare-replace, kumbaga. And then ito yung weapon slot 2 or whatever it is, kung left-handed man, di ko alam, di ba? Ayan. So number 7, equipment from the knockout minigame holding 5 out of 15 containers of robot. Containers number 2 and number 3 and others will be distributed this week. Okay, para naman to sa mga holders doon sa game na, you know, yung minigame nila na knockout. Number 8, each item has its own unique parameters and they can be seen both when viewing the item through the marketplace and through the dashboard from the robot menu.
Ibig sabihin, makikita nyo talaga guys yung mga ano na yan, equipments na yan. So hindi siya ano, hindi siya kumbaga for cosmetics sa in-game lang. Nakikita nyo siya even sa dashboard. So number 9, scavenging containers can also be opened on the same page. Okay, so I think this is the same dun sa kanina na tinignan natin. And number 10, items do not change the appearance of the NFT. In the future, they will serve for visualization in PvP. Alright, so that makes sense. Kasi yung PvP, guys, ito yung inaabangan ko eh. Wherein, ito, ay ang mga stance nila for PvP to. And pinakala sa inyo, guys, quick look lang ha. Ito kasi yung PvP mode nila. And right now, wala pang ganito eh. Ito yung target nila na magkaroon siya ng parang turn-based. And then, makita ninyo yung cosmetics na suot-suot nung mga robots na ito. Kasi ito, ito yung default looks nila eh. Yan yung default looks. Ito yung knockout, si Jane, si Ninja, and yung iba, di ko kabisado pangalan, sila Molly. Ayan. So, pag-play tayo ng PvP, pakita ko na sa inyo guys, ha? Ayan. So, mag-battle tayo dito. Ganito pa lang, hindi siya yung real fight. Pag pumunta tayo na attack, ayan. Hindi natin NFT to. More on, ano lang to, video lang yung GIF. Ayan, panalo tayo doon sa match na yun. So, Janef Dong, saan napupunta tong rating natin? Doon po yan mapupunta sa dashboard kung saan magkakaroon ng leaderboard. And then, yung leaderboard na yan, yan yung magsasabi kung pang ilan ka. Right now kasi, di ko pinapansin masyado kasi lugi tayo eh. Isa lang yung robot na nasa atin and yung iba, halos anim na yung naka-equip. May front na sila, may back pa sila, diba? Sa atin isa lang, common pa. So, ngayon, ang inaasahan ko lang dito is yung farming speed ko na 9.48 metal per day. Ngayon, meron tayong 166 metal. So, you know, I'm just holding on it. And then, syempre, para in the future, kasi di man natin alam, baka mamaya biglang tumaas yung value ng metal. So, dito lang tayo, hold lang, okay. Yun lang muna ang pinaka-primary objective ko. So far, wala naman na. Enjoy the game. Don't hesitate to share your feedback on our social. So, maganda yun, guys, no? I-like nyo po yung kanila mga social media accounts. And make sure din na mag-follow sa kanila Medium article. Mag-join sa Discord para laging updated when it comes sa balita tungkol sa Drunk Robots, the dopest play-to-earn game here on the Binance Smart Chain. Again, guys, kung may mga questions kayo, please leave it down there in the comment section of this video. And kung nagustuhan nyo yung video natin, hit the like button or mag-react kayo dyan. And kung gusto nyo rin i-share sa mga tropa ninyo, please do share it. And by the way, meron tayong TikTok, no? Yung TikTok natin, doon ako naglalabas sa mga content na real quick. Tapos minsan may mga contest ako doon, nagbibigay ako ng GCash. So if that interests you, follow me on TikTok na rin para mas malupit. So yun muna guys. Again, my name is Janef Dong. Thank you so much for watching. I'll see you again on the next one. Stay safe and God bless you all.